Ang issue niya is parang hindi daw siya pinapahalagahan, hindi daw siya ina-appreciate ng Pangulo. Para sa akin mga Lods, yan yung magiging problema pag humihingi ka na ng kapalit. Diba? Kailangan intindihin nyo ang presidente. Hindi lang naman ikaw ang aatupagi niya. Hindi lang naman ikaw ang aalalahin niya. Buong bansa, kargo-kargo niya. Tapos gusto mo pa bigyan ka ng attention? Bigyan ka ng pagpapahalaga? Kung talagang sincere ang suporta mo sa ating presidente from the start, dapat hindi ka, di ba, hindi ka nagde-demand ng kung ano-ano. Kasi hindi ka naman siguro pinilit na suportahan ang presidente. Kasi kung magaganyan-ganyan ka, edi abay dapat yung iba ring sumuporta kay President BBM, dapat gaganunin niya rin. Diba? So, magiging ano yun eh, kumbaga energy consuming, time consuming yung mga ganyan. Kasi, mas may dapat unahin. May mas dapat prioridad. May Pilipinas na naghihintay kay President BBM. Poblimahin pa ba niya yan? And in the first place, hindi lang naman ikaw ang rason bakit nanalo si President BBM. Maraming sumusuporta kay President BBM. Even ako, grabe, pinaglaban ko yan. Sandamukal na basher ang hinarap ko. Pero I never ask in return. Di ba? Ni piso nga. Di ba? Ni pasasalamat nga. Wala nga akong natanggap. But it's okay. Kasi nga, para sa mahal nating Pilipinas, di ba? Para sa bansa natin, nagets, kahit libre, kahit walang bayad, kahit walang pasasalamat from him, okay lang. Kita nyo, yung tatlong yan, yan ang rason bakit hindi ganun kadali umasenso ang Pilipinas. Kasi pag may plano, like yung si Coco Pimentel, di ba? May plano, may bagong strategy, di ba? Para bago naman ang resulta. And maganda naman yung hangarin, no, like yung Maharlika Investment Fund Bill. Ano ang gagawin nila? Ano ang gagawin ng mga Pinoy? Ano gagawin ni Coco Pimentel? Ia-against, di ba? Pag may mga bagong ideas, ganito, ang daming sinasabi. Pangalawa, pag may achievement, pag may nagawa, babatikusin na naman yung percentage daw, sabi ni Rizal Tiberos, hindi naman ano, hindi naman yan ano, di ba? At isa pa, yung pangatlo, yung kung makademand na taasan ang sweldo ng mga teacher, akala mo talaga, ganun-ganun lang kadali, di ba? Ganun-ganun lang kadali magdesisyon. Grabe no, ang akala talaga ng tatlong butlog na yan. Akala siguro talaga nila, sobrang dali lang desisyonan yung mga bagay-bagay. Sobrang dali lang gawin yung mga sinasabi nila. No, well, in fact, kayo ngang tatlo. Diba? Matagal na kayong nanilbihan sa Pilipinas. Kamusta? And you tell me, you tell us, ganun lang ba kadali? Isolusyon lahat? Isang taon pa lang ang ating presidente? Ganun ba kadali lahat-lahat? Kaya ako mga Lods, talagang pinagdadasal ko talaga na magtagumpay si President BBM. Ipagdasal talaga natin. Kasi yung mga tatlong itlog na yan, mapapahiya yan. Magtataka lang mga Lods, kasi sa health side, no, lalo na yung PhilHealth and usaping pangkalusugan, ay walang imik itong si Rizal Tiberos. Bakit hindi ka makapag-comment pagdating dito, Rizal Tiberos? Imagine mga Lods, what a big achievement. Libre na ang dialysis. And at the same time, napakalaking tulong ito sa mga kababayan natin, no, na nahihirapan pagdating sa pambayad sa hospital. Pambayad sa dialysis. Diba talagang pina-improve ng ating presidente ang health department, 'di ba? Ang PhilHealth. And at the same time, talagang tinututukan ng ating presidente na kung papaano maging
mababa na lang, no? At kung paano siya mas makatulong sa mga kapwa nating Pilipinong may sakit, 'di ba? May dialysis. Kaya talagang grabe, no? Yung puso talaga ng ating presidente ay iniisip niya ang kapakanan ng mga mamamayan, 'di ba? Iniisip niya ang kapakanan ng bawat Pilipino. And yan po ang isa sa pinaka-importanteng kailangan ng Pilipinas, no? Ewan ko lang bakit pagdating dyan ay tameme. Tameme si Risa Hontiveros. Na-trauma ka na ba, Risa Hontiveros, sa word na feel health? Diba, yung mga oposisyon, bakit wala kayong sinasabi pagdating dyan, diba? Kasi alam nyo na tama at maganda ang ginawa ng ating presidente. At dyan kayo allergic. Maayong adlaw sa atong tanan, no? So, have a blessed Sunday, everyone. No, so kamusta po tayong lahat? Una sa lahat ay i-shoutout ko lang lahat ng mga Lodi Cakes natin here and abroad, no? So lalo na yung mga kasosyo natin, mga ka-business partners natin sa ating online business. So maraming salamat po sa tiwala nyo and welcome, congratulations po. And ngayon na araw, actually, this is it, no? So nag-claim na naman tayo ng mga bago nating activated na mga business partners, no? And actually, the good thing, yung iba po ay hindi pa pumasok, no, sa ating bank kasi yung iba ay galing overseas, no, or OFW. So, congratulations sa lahat ng mga bago nating activated na mga business partners and sa lahat po ng nagtiwala, no, and at the same time, sa lahat na din po na mga kumikita sa ating online business. So, maraming salamat po sa tiwala nyo. And ngayon na araw din ay may another batch of check-in na naman tayo na dumating, di ba? So congratulations everyone. So this is it, no? Nakaka-proud lang mga Lods kasi kumbaga talagang itong negosyo natin ay, di ba, nakakatulong sa mas maraming tao. And the good thing, no? Kumbaga hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati sa abroad ay natutulungan nating kumita sa ating online business. Kaya sa lahat po, congratulations po. Maraming salamat sa tiwala nyo. Sa lahat ng mga nagpa-activate, sa lahat ng mga kumikita na sa team, congratulations po. And of course, no, sa lahat ng mga nagtatanong, direct message lang po kayo sa page. Huwag po kayo mag-alala, 16 years na ang company natin. And at the same time, sobrang andami ng natulungan. Ang ganda ng benefits, may insurance pa sa buong pamilya mo. And the good thing, no, kasi dito ay pwede mong maipamana, no, sa mga anak mo pag once stable na ang income mo dito. So amazing! Congratulations everyone! God bless po sa ating lahat at maraming salamat po sa tiwala nyo. And sa mga bago nating members, welcome sa ating negosyo and congratulations po sa ating lahat. Bye!